Ang pinakamagaling, pinakamatapang, pinakamabait, pinakamagaling sumayaw, at bukod sa lahat ay pinakamamahal sa Pilipinas ang ating susunod na vice-presidente. Siguro ang sigaw na ito, 2016 pa, sinisigaw natin ang susunod na Vice President ng Republika ng Pilipinas, Duterte! 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 Alam niyo po na kung siguro na ang aming mensahe sa unity ay ang pagkakaisa. Yan po ang aming adikay. Kaya po, sa aking palagay, ay napakaganda po ang halimbawa at simbolo ang nangyari po sa unity. Na ako, nagaling sa norte, ay itong
ay mahina lamang, ay parang bulong lamang na halos hindi marinig. Ngunit habang dumagal ang panahon, ang tinig ng mga Pilipino ay palakas ng palakas, maging hanggang naging maliwanag na, na ang tinig ng Pilipino ay sinisigaw na. At ang sinisigaw ng mga Pilipino ay kasama ako sa pagbabago, kasama ako sa pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino, kasama ako sa pag-iingat, kasama ako sa kinsan na pagkakaisa. Problema. Nabanggit ko na natin mga magigilig na sa kanto. Ang problema na nagabaho ng lalong na ipinagaliliit na mga negosyante na kailangan natin tulungan para magkatrabaho ulit. Ang mga agrikultura sa sektor ng agrikultura ay maraming tulungan ng gagawin. Sa sektor po ng edukasyon, sa build program na dapat na natin ituloy na simula ni Pangulong Duterte, isama na rin natin dyan ang digital infrastructure yung ating internet. At sana naman ay sa susunod na administrasyon ay makakahanap na ng paraan para ibaba ang singil ng kuryente para hindi nagamay. Marami po tayo at hindi natin masasabing madaling kasi ng mga problema hinaharap ng Pilipinas sa darating na ilang taon. Wala mo! Ay ang tiwala ko, malakas ang loob ko, dahil ang gagawa nitong trabaho na ito ang natutulungan at nagmamahalan. Ang gawin itong trabaho ito ay ang mga Pilipino, ang pinakamabait na pagaling, pinakamasipag na tao na kilala sa buong mundo. Kaya naman po, ang sinasabi naman natin ay balik na kung ano yung nasa kultura ng Pilipino. Kung ano ang tunay na nasa isip ng Pilipino. Ang ating laging sinasabi kapag tinatanong sa atin ng mga dayuhan na kaibigan natin, ano ba talaga ang Pilipino? Ang langit natin ipinagmamalaki na tayo, mga Pilipino, tayo ay makabayanihan. Nasa puso po ng Pilipino na kapag nakakita ng kanyang kapwa Pilipino na nahihirapan, ang Pinoy ay tutulong. Kapag meron nakakita na isang kapwa Pilipino na nababa, ang Pilipino ay ibibigay kanan ng kamay upang tumulong at magdulot ng konting ginhawa sa kanyang kamay. Yan po ang puso ng Pilipino. Yan puso po ng Pilipino. Yan po ang nais namin ibalik. Yes. Hindi lamang sa larangan ng politika, kung hindi po sa lahat ng buhay ng pag-araw-araw natin sa lahat ng sektor ng lipunan. At kapag po nangyari ito, kapag tayo ay tuloy-tuloy na nakapagtulungan dito sa simulang ito, sa atin, dito sa Davao de Oro, kasama ang ating mga kaibigan na nakapagpunta na nakarating ngayon araw, alalahanin po na alalahanin natin itong araw na ito, itong hapon na ito, na tayo'y nagsama-sama. Dahil dito, ngayon, sa pantungan sa Davao de Oro, dito nagsimula ang kinusan ng pagkakaisa. Huwag po natin titigilan ang ating sinimulan dito. Ang sinimulan natin na dahan-dahan itong sansama pinagsasaming pwersa lahat ng Pilipino. At ang Pilipino ay palagay ko makakaunawa kagaya ng pagkaunawa ninyo sa ating mga
na tayong mga Pilipino ay alaasa sa ating sarili at hindi na natin kailangan. Bagong Pilipino.